Isang araw, naglalakad si Rapunzel sa kagubatan at nakakita siya ng isang kakaibang bulaklak. Tingnan mo, Clapsy, oh! Hindi pa ako nakakita ng ganyang kagandang bulaklak. Natutuwang tumalon si Clapsy mula sa buhok ni Rapunzel papunta sa bulaklak at inamoy niya ito. Sa sandaling iyon, nagbago ang kulay ng bulaklak mula pink at ngayon ay itim. Bumuka ang bulaklak at hinigop si Clapsy na parang vacuum. Clapsy! Naku! Hindi! Sinubukan ni Rapunzel na dukutin si Clapsy pero hindi niya magawa nang hugutin niya ang sanga ng bulaklak na pagtanto niya na ito ay konektado sa isang tubo sa ilalim ng lupa. Ano ang tubo na ito? Saan napunta si Clapsy? Sinundan ni Rapunzel sa kagubatan ang bakas ng tubo. Samantala, ang masamang mangkukulam na si Camilla ay masayang nanonood sa nangyayari mula sa kanyang bolang kristal. Ayan na siya! Malapit ko nang mapasa kamay ang matalik na kaibigan ni Rapunzel, Brumi! Tumayo si Camilla sa harap ng kanyang plano ng mahiwagang labyrinth at pinanood niya ang paggalaw ni Clapsy sa pasikot-sikot na mga tubo patungo sa kanyang tore. Kapag dumating si Rapunzel para iligtas ang kaibigan niya, gugupitin natin ang buhok niya at ihahagis ito sa kaldero, Brumi! Maya-maya, nagsimulang kumalog ang tubo sa harap ni Camilla. Sinahod ni Camilla ang palad sa dulo ng tubo at ilang segundo pa, nahulog si Clapsy sa kanyang mga kamay. Tulong! Hoy, bitawan mo ko! Masamang mangkukulam! Bitawan mo ko! Agad na sinilid ni Camilla si Clapsy sa mahiwagang kahon na salamin. Ang kahon na ito ay humaharang sa tunog. Walang makakarinig kay Clapsy at hindi rin niya maririnig ang anumang tunog mula sa labas. Samantala, buong araw na naglakad si Rapunzel para sundan si Clapsy. Ha? Saan kaya ang dulo nitong tubo? Saan kaya ito papunta? Mauupo na sana siya sa isang bato upang magpahinga nang mapatingin siya sa mga puno at napagtanto niya na ang tubo ay humantong sa tore ni Camilla. Ang tore? Ay, naku! Siguradong bitag ito ng masamang bruhang si Camilla. Mabilis na hinukay ni Rapunzel ang lupa. Hinugot niya ang isang bahagi ng tubo at pinaghiwalay sa dugtong. Ang dulo ng tubong ito malamang ay sa tore ni Camilla. Dumukot siya sa bulsa ng 5 binhi ng galamay amo. Ipinasok niya ang mga ito sa tubo at upang mabilis tumubo ang mga buto, diniligan niya ito ng nakapagpapagaling na tubig na dala niya. Tumubo nga at mabilis na lumago ang mga ito sa loob ng tubo. Si Camilla naman walang kamalay-malay sa gumagapang na galamay amo. Abala siyang gumagawa ng masamang plano doon sa tore. Kapag nagupit ko na ang buhok ni Rapunzel, hindi na niya kailangan ng ipit na tulad mo. Diba, Brumi? Habang ginagalit ni Camilla si Clapsy, may kakaibang tunog na kumakalampag sa tubo ng labyrinth. Napansin agad ni Brumi ang ingay at sinubukan niyang magbabala kay Camilla. Ngunit hindi pinansin ng masamang bruha ang kanyang walis na si Brumi. Pero ate, nakakatakot ang tunog. May masamang nangyayari. Nakakakilabot. Brumi, Brumi, ang duwag kong walis. Ang tunog na naririnig mo ay ang napakaganda kong tawa. Sa sandaling iyon, lumabas na ang mahahabang sanga ng galamay amo sa dulo ng tubo. Hindi makapaniwala si Camilla nang makita niya ang mga gumagapang. Napakabilis nitong lumago. At napuno nito ang kabuuan ng silid sa ilang segundo. Sinubukan ni Camilla na sumakay kay Brumi para tumakas. Ngunit nahuli siya ng mga baging. Ah! Tulong! Hindi ako makaalis dito! Hoy! Pakawalan mo ako! Pinagmamasdan ni Rapunzel ang tore mula sa malayo at nakita niya ang pagdami ng mga baging na gumagapang sa labyrinth. Lumalabas na nga ito sa bintana ng tore.
nagawa ko. Malamang ay puno na ng galamay amo ang loob ng tore. Ngayon ay may liligtas ko na si Clapsy. Lumapit si Rapunzel sa tore at hinagis pa itaas sa bintana ang kanyang mahaba at gininto ang buhok. Nagsilbing lubid ang buhok niya, kaya nakaakyat siya sa tore. Habang nakatali si Camilla sa baging, nakita niyang pumasok si Rapunzel. Sa kanya naunawaan ang lahat. Rapunzel! Oh, iligtas mo ako sa baging na to! Pangako, hindi ko hahawakan ang buhok mo! Hindi ako naniniwala sa'yo, Camilla. Masama ang ginawa mo. Kinidnap mo ang kaibigan kong si Clapsy, pero hindi mo mapaghihiwalay ang tunay na magkaibigan. Samantala, si Clapsy na nakulong sa mahiwagang kahon, tinatawag niya si Rapunzel, pero walang nakakarinig kahit sumigaw pa siya. Tumingin si Rapunzel sa paligid, ngunit hindi niya mahanap si Clapsy. Clapsy! Clapsy! Nasaan ka na? Hindi kita makita! Sa huli ay pinagalaw ni Rapunzel ang kanyang buhok. Lumusot ang kanyang gininto ang buhok sa pagitan ng mga baging. At sa wakas, natagpuan nito si Clapsy. Ngunit hindi maisip ni Rapunzel kung paano bubuksan ang mahiwagang kahon. Sa kabilang banda, nakawala ang mangkukulam gamit ang kanyang mahiwagang gunting. At sa sandaling iyon, nang tatangkain niyang gupitin ang buhok ni Rapunzel, nahuli ulit siya ng galamay amo at mas mahigpit pa ngayon. Ah! Anong nangyayari? Hoy! Pakawalan mo ako! Ay, nabigo na naman ako! Rapunzel! Mapapa sa akin din ang gininto ang buhok mo balang araw! Sa wakas, nakaalis si Rapunzel at Clapsy sa toreng nabalot ng baging. Naligtas sila mula sa masamang bruhang si Camilla, salamat sa malakas na buhok ni Rapunzel. Ngunit nakakulong pa rin si Clapsy sa mahiwagang kahon. Nagmamadaling binalikan ni Rapunzel ang lugar kung saan naroon ang itim na bulaklak. Sa paglapit ni Rapunzel, ang bulaklak ay nagkulay rosas uli. Tingnan mo, Clapsy! Gumanda uli ang bulaklak dahil naalis ito sa tubo. Sana makatulong ito sa atin. Nilapit ni Rapunzel sa bulaklak ang mahiwagang kahon. Sa sandaling iyon, napuno ng kulay rosas na liwanag ang paligid. Natunaw ang kahon sa liwanag na nagmumula sa bulaklak. Masaya si Clapsy na makalaya sa kulungang ginawa ng mangkukulam. Ay! Yehey! Naligtas ako! Malaya na ako! Salamat, Rapunzel! Dahil nawala ang masamang sumpa sa rosal na bulaklak, niliwanagan nito ang matalik na magkaibigan. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Rapunzel at Clapsy na ang pagkakaibigan na nabuo sa pagmamahalan ay kayang lampasan ang anumang kasamaan. Noong unang panahon, may isang prinsesa na may mahabang buhok na nagngangalang Rapunzel. Isang araw, naglakad-lakad siya sa kagubatan at nagtaka siya dahil wala siyang nakikitang ni isang ibon sa sanga o kuneho sa likod ng puno o gasela sa tabi ng lawa. Wala ni isang leon o isang tigre. Parang nawala ang lahat ng mga hayop. Hindi ko pa nakikita ang kagubatan ng ganito, Clapsy. Ako rin, Rapunzel. Tingnan mo, kahit yung mga saging sa puno ay hindi nabawasan. Walang unggoy na kumakain sa mga ito. Maya-maya, biglang may nahulog na higanting itlog sa harap ni Rapunzel. Ah, di ako makapaniwala. Ano yan? Malaking itlog? Lumapit si Rapunzel at ang kaibigan niyang si Clapsy sa higanting itlog at pinagmasdang mabuti. Nag-iisip sila kung ano kaya ang nasa loob ng itlog na umuuga-uga. Naisip ni Rapunzel na dapat niyang panatilihing mainit ito, kaya pinalibutan niya ito ng mahaba niyang buhok. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumalon ng itlog.
at lumapag sa malayo. Hindi maitago ang pagkamangha, sinundan ni Rapunzel ang itlog. Siguradong may buhay sa loob ng itlog, Clapsy. Dahil kung hindi, hindi ito makakagalaw ng ganun. Hindi nagtagal, nakalapit uli si Rapunzel sa higanteng itlog. Muli ay pinaikutan niya ito ng kanyang mahabang buhok. Unti-unting uminit ang higanteng itlog. At sa wakas ay nabisa ito mula sa tuktok. At may lumabas dito na isang malaking elepante, isang oso, at isang kabayo. Wah! Paano nagkasya ang malaking elepante, oso, at kabayo sa isang itlog? Tingnan mo, Rapunzel! Isa pang itlog! May isa pang malaking itlog na lumabas sa itlog. Umuga-uga ito. At tumalon sa malayo. Agad itong sinundan ni Rapunzel. Di nagtagal ay napisa ang itlog. At may lumabas dito na mabalahibong leon, magandang tigre, at itim na puma. Ay naku, ito ang mga hayop sa kagubatan. Malamang ay kagagawan ito ng masamang mahika. Ang bagong itlog na ito ay umuga rin pakaliwat kanan. At sa pagkakataong ito ay tumalon sa gilid ng lawa. Sumunod si Rapunzel sa gilid ng lawa para tumulong. At nang mapisa ang itlog, lumabas ang isang buwaya at dalawang itik. Lahat ng nawawalang hayop ay nasa mga itlog, Clapsy. Ngayon naman, ang bagong itlog ay umindayog rin at tumalon sa ibang lugar. Nilapitan ito ni Rapunzel at hinawakan. Dahil mainit ang kamay niya, napisa ang itlog. At lumabas dito ang isang unggoy, isang ardilya, at isang kuneho. Siyempre, hindi lang mga hayop, kundi isa pang itlog. Ang itlog na ito ay umuga pakaliwat kanan at tumalon sa sanga ng puno. Inihagis ni Rapunzel ang kanyang buhok sa sanga ng puno at pinainit ang itlog. Sa pagkakataong ito, doon siya napisa sa itaas at lumabas ang lahat ng uri ng ibon. Tingnan mo, Rapunzel, maging ang mga ibon ay nakulong sa loob ng itlog. Isang maliit na itlog ang naiwan sa tuktok ng puno. Sa katunayan, napakaliit nito, kaya nahulog ito habang umuuga. Babagsak na sana ito sa lupa, ngunit nasalo ito ni Rapunzel at nailigtas. Huh! Munti ka na! Paiinitan kita, munting itlog. Tingnan natin kung ano naman ang lalabas sa'yo ngayon. Sa pagitan ng mga palad ni Rapunzel, napisa ang itlog. At lumabas dito ang isang uhod, isang langgam, at isang balang. Kinuha ni Rapunzel ang napakaliit na itlog na lumabas sa itlog at hinipan ito ng kanyang mainit na hininga. Gumalaw-galaw ang munting itlog at napisa. Naghintay si Rapunzel, ngunit walang hayop na lumabas dito. Yun lang ba? Baka wala nang lalabas dito. Biglang, kasing liit ng langaw, ang masamang mangkukulam na si Camilla ang lumabas mula sa itlog. Lumipad si Camilla patungo sa buhok ni Rapunzel. Ingat ka, Rapunzel! Yan ang bruhang si Camilla! Ngayon ay pupunta ako sa ugat ng mga buhok mo at kukunin ko silang lahat! Kahit na tinatakpan ni Rapunzel ng mga kamay niya ang kanyang ulo, ang mangkukulam na si Camilla ay nakalusot sa kanyang buhok. Kapag naibuhos ko ang mahiwagang gamot sa anit niya, magtatagumpay ako.
Akmang ibubuhos na ni Camila ang gamot nang bigla siyang inipit ni Clapsy. Tapos ay hinila siya ni Clapsy mula sa buhok ni Rapunzel at itinapon sa malayo. Ngunit wala talagang makakapigil kay Camila. Hindi ka makakatakas sa akin, Rapunzel! May sinambit siya na bumalik siya sa dating laki. Takbo, Rapunzel! Takbo! Habang tumatakas si Rapunzel, hinabol siya ni Camila na sakay sa kanyang walis. Ibigay mo sa akin ng gininto ang buhok mo, Rapunzel! Hoy! Sa bilis ng pagtakbo ni Rapunzel, nawalan siya ng balanse. At nadapa. Sasamantalahin na sana ito ni Camila. Ngunit isang malaking anino ang tumabon sa kanya. Dragon! Sa sandaling iyon, ang kaibigang dragon ni Rapunzel na si Dredo ay dumating upang tumulong. Sa katunayan, hindi lamang si Dredo, pati lahat ng mga hayop na niligtas niya ay tutulong din. Nang makita ni Camila ang mga makapangyarihang hayop na susugod sa kanya, sa takot ay kumaripa siya ng alis. Ang mga kaibigang hayop ni Rapunzel sa kagubatan na niligtas niya mula sa higanting itlog ay nangako na poprotektahan siya sa lahat ng oras. Dahil alam ng mabait na prinsesa na ang pagprotekta sa buhay sa kagubatan ay nangangahulugan din ng pagprotekta sa mga bulaklak, insekto, puno, hayop at mga tao.